Hello po, good morning. Kumusta na? Kumusta na kayong lahat dyan? Yan, ngayon, magluluto na naman ako sa kusina. Yan, dito na naman ako sa kusina ngayon. Nang magluluto ako ng pasta. Yan. This time, kasi, naubos na yung kanin, tapos na yung gulay. So, alternate naman pasta, kanin, kanin, pasta. So, yung lulutuin kong pasta ngayon is pambata. Yan, para maiba naman. Kasi may tira ako dati dito. Yan, yung mga leftover, yan yung ubos ko. Ito ay farfalle. Yan. Pambata siya. Yan. Ganyan siya. Farfalle kasi parang kumbaga butterfly. Yan. Ganyan siya, oh. Yan. Yan. Usually, yung sa mga pambata ito. Yan. Bumili lang ako kasi noon nga para may, kasi nakakasawa din kuminsan yung kung palagi na lang spaghetti. Gusto ko rin yung mga iba-iba, yung katulad, iba-ibang klase, yung tipo ng mga pasta, yan. Marami kasi sila dito, mga iba-ibang klase. Ito, typically, para sa mga bata, yan. Kasi yung mga iba ayaw kumain, no? Yan, oh, farfalla. Para siyang butterfly. Kasi farfalla, butterfly, ang translation niya. Farfalle kasi marami nga, oh, yan. So, itong, may iba naman. So, with ang gagawin kong sauce niya, yung tira ko dating tomato sauce. Yan, yung tomato sauce dati, yung tira ko. Ito siya, linagay, yan o. Tapos, lalagyan ko ng pancetta, yung mga cubes na karne, pampalasa, yan. Tapos, piselli, beans, green peas, yan. Pero frozen na siya. Yan, inaalis ko nga yung yelo. Then, onions, yan. Lilahat ko na yung onions ko, yan. Depende kung gaano karami ang gusto nyo. Siyempre, pag may bata, konti lang dapat. Dahil usually ayaw ng mga bata, yan. Yan. Kung gusto nyo lagyan ng garlic, pwede rin. Yan. Since ako lang naman, wala namang bata. Walang, solo ko lang. So, yan ang mga ingredients ko. Then, yung butter. Dalawang lalagay ko para sarap. And then, lagyan ko tomato paste. Yan. Hindi ko na rin siya lalagyan ng white wine kasi masasayang kasi pag binuksan ko yung mga nasa Tetra Pak. Tapos, konti lang magagamit ko. Kaya, hindi ko nalalagyan. Total, ako lang naman kakain. Yan. Sa akin, kahit ano lang. Basta may makain, importante. Yan. So, mag-umpisa na tayo. Siyempre, yung mga seasoning, yung mga black pepper, salt. Yan. Wait lang. So, ito yung tubig natin para sa pasta. Sisindi ko na habang gumagawa ako ng sa mahina lang muna. Dahil magluluto pa ako ng sauce ng pasta. So, habang mahina lang siya, yung medium muna, mamaya ko na siya lalaksan. Pag yung tapos na itong pag natapos na itong linuluto kong sauce. So, wait lang po. So, yan, magigisa na. Gisa na natin. Magigisa ng unahin ko muna itong mga pancetta or yung mga cubes. Gusto ko yung nasa golden brown siya. So, medium heat para mabilis. Lagyan ko ng konting olive oil extra virgin para
mabilis. So, lagay natin sa medyo malakas-lakas. Sa gitna ng high and medium. Tatakpan ko para mas mabilis. Yan. So yan, tignan na natin. Golden brown na. Yan. Yan, ganyan ang gusto ko. Depende yan sa kung anong tipo ng klaseng luto ang gusto nyo. Meron iba well done, gaya ko. Yan. Yung iba medium lang. Pagkakaluto, ayaw nila masyadong golden brown yung iba. Ako, mas gusto ko kasi mas malasa. Yan. So, next ito, onions. Yan namang onions. Depende sa kung paano nyo gustong i-cut ang onions. Tsaka kung gaano karami ang gusto nyo. Ako, linahat ko na kasi sayang, mali, konti na lang yung matitira kung itira ko pa. Linahat ko na, total, masarap din naman ang onion. Ayan. Simplan ko na siya ng pepper, black pepper. Lumiyan ko konti. Then, salt. Ayan. Then, itong mga beans. Yan. Yung sa akin, ano siya, hindi siya fresh. Kung hindi siya, ano siya yung frozen. Yan. And then, ito lang, tomato. Tomato sauce. Ayan. Ayan, dito hindi naglalagay ng mga tubig-tubig. Ayan, karamihan sa kanila, puro, ayan, pure na ganyan. Ayan. Tapos, lutuin yan. Siguro mga, para maging thicker yung sauce. Lagi natin sa yan sa low between low and low fire and medium yan nasa gitna. So hayaan muna natin ganyan mga hanggang 5 minutes para lumapot-lapot yung sauce. Yan so ganyan lang siya, hayaan niyo siyang ganyan mga kahit 5 minuto. Yan, mas matagal, mas nagiging masarap. So yan, babalikan natin siya mamaya. But meanwhile, itong tubig na yun, yung tubig na pinapakuluan natin, lalagyan ko na siya ng salt. Dahil mainit-init na. Lagyan ko na siya ng ano, rock salt. Siguro mga ganyang karami. Yan, ito. Dito sa tubig na yan. Yan. So, kasi kaluto. Ito malapit na rin. Bilis. So, yan. Takpan ko na siya. At lalakas ko na. Yan. Pag linaksan ko na, tuloy-tuloy na yung lakas niya. Hanggang sa kumulo. Yan. So ito, hayaan mo natin ganyan. Babalikan natin. See you later. Yan, pagkaran ng mga 3 minutes pa lang. Yan na siya, oh. Medyo-medyo. Wala pa siyang 5 minutes, mga 3 minutes pa lang. So, pwede ko na siyang lagay itong yan, tomato paste.
Lagyan ko lang konti. Pangpaasim, pangpasarap. Yan, hindi ko na siya lalagyan ng wine kasi yan. Hindi ko siya type ngayong lagyan ng wine. And then lagay ko na rin itong butter. Yan. So, yung 5 minutes kanina, kahit na mas, kahit pa 7 minutes, basta nakita na ninyong lumapot-lapot, yung parang naalis na yung mga, ano niya, nagtubig, ganyan. Magiging thicker siya. Pag ganun ng texture ng sauce, doon ko pa lang siya, doon pa lang mas magandang lagyan ng cheese. Ito na naman yung cheese ko, yan. Ito mamaya na ito. So, hintayin ko ulit ng mga hanggang sa tansyahin nyo na lang, pero so, yung mga 5 minutes pa, yan. Yung parang wala na siya talagang, ano, magtitik na yung sauce niya. Thicker. Ayan mo lang ganyan. 5 minutes pa siguro. Balikan na lang ulit natin mamaya ulit. Ito yan. Yung tubig ko, yan o. Oh. Hindi ko siya kumukulo. Tuloy-tuloy lang yung lakas. Hanggang mamaya na yan. Hanggang sa kumulo na. Hanggang sa malagay na yung pasta. Tuloy-tuloy na yan. So yan. Mabalikan na lang ulit natin mamaya. See you later. So, yan. After 5 minutes, tignan na ninyo. Malapot na, oh. Yan. Mga kids. Mga Italian kids. Yan. Siguradong magugustuhan nila ito. Itong, ang tawag nga pala dito sa linluto ko is farfalle con piselli con pomodoro piselli. Yan. Nagkanda. Ano na? Bulol-bulol. So, yan. So, pwede ko lang ganyan na. Malapot na. Wala na yung mga parang nagtubig-tubig. Wala na siya. Malapot. Pwede ko na ilagay yung cheese. Formaggio. Or formaggio dito. Yan. Ganito na lang ang binibili ko ngayon. Yan. Mas maganda. Tapos i-gradle ko na lang ganyan lahat. Yan. Mas maganda kasi hindi nasisira. Pag bumili kasi ako yung ano na agad, nasisira. Kalahati lang na ano kasi nai-stack nga ng matagal. Eh ito kahit ano, nagagamit naman yung buo na siyang linalagay ko. Ganyan. Yan. Yan. Yung tubig kumukulo na pero okay lang. Matapos na rin naman ito. Yan. Ayan. Ayan, hinain lang ng konti yung apoy sa low fire lang. Itay na muna natin ng konting ma-melt ng konti yung cheese. Pag na-melt na, siguro mga 2 minutes. Ayan, pronto na ito. Okay na. So, tikman ko nga. Wow, sarap. So, since yan, hindi ko pa pinatay, nasa low fire. Hintay natin after 2 minutes. Meanwhile, kumukulo na yung tubig. Yan. Si tubig.
Yan, ayan lang. Ngayon, kumukulo na siya. So, itong pasta ko, nakasulat dito. Kasi kung minsan, kung wala sa harap, nasa likod, hanapin lang ninyo. 13 to 15 minutes. Yan. Dali, titignan ko lang yung minutes, oras. So, okay. Yan. Ubus ko na siya. Yan, ganyan lang ka. Kami, siguro mga pang isang araw lang. Lunch and dinner. Yan. Yun. Ayan lang na ganyan, tuloy-tuloy. Yan. Pag linagay yung pasta, talagang humihinto yung kulo niya. So, takpan ko para yung kulo. So, yan, ito. Humanda na pa. Ayan, oh. Lalo siyang nag-ticker. Ayan, sarap na yan. Patayin ko na dahil nag-melt na ng konti yung mga cheese. So, ayan, ready na yan. Okay na yan. So, itatabi ko muna dito. Ready ka na lang. Pares din. So, ito na. Dito na tayo sa pasta. Tuloy-tuloy lang yung lakas ng apoy. So, yan. Hintay na lang natin after 30 minutes. So, balikan natin ulit mamaya. See you later. So, yan. Tignan natin. Wala pa siyang 30 to 50 minutes. Nasa 10 minutes pa lang. Halu-haluin ulit. Yan. Tuloy-tuloy lang. Ganyan na siya, oh. Medyo, ito, medyo matagal yung nakasulat na minutes. Kasi nga, yung sa gitna ng parpala niya, eh, yun ang matigas, yun ang kaya siguro nagtatagal. Ayan, yung sa gitna niya, oh. Ayan. Medyo makapal doon, kaya nakasulat doon 13 to 15 minutes. Ayan. Kaya, wala pa siya. Haluhaluin lang na ganyan. Tignan ninyo yung sauce ko. Yan. Ganyan siya, oh. Ticker na siya. Ang ganda, oh. Yan. Ganyan. Masarap. Yan, oh. Oh. Lutong-luto yung pomodoro. Ayan, napakasarap niyan, pamaya. Ito ay sitaw na pasta farfalla con pomodoro e piselli. Ayan. Ayan siya. Balikan ulit natin mamaya dahil wala pang 15 minutes. So, ayan, ready na. Papatayin ko na siya. At is de-drain ko na. Wait lang. So, ito na siya. Ang mga pasta farfalla. Yung mga Italian kids. Yan, itong mga usually kinakain nila sa school nila. Yan. Kung doon sila kumakain. Kasi, yung mga iba, yun na mensile doon sa mga school. Doon na yung mga Italian nagluto. Italian, mga linuluto. I'm sure, mga Italian kids. Yan, ito na yung mga paborito ninyo. Ito ang pasta farfalla con pomodoro e piselli. Ay, napakasarap. Mga Italian kids. Isa sa mga paborito nila. Yan. Kasi pambata yan. Dahil farfalla nga. Paro-paro. Butterfly. Yan mga. Yan. So yan. Luto na. Ready na. Pwede nang kumain mga kids. Kung sayang no. Kung meron akong ano dito.
Eh, kaya lang da solo ko. So mag-illusion na lang ako. Yan, mag-i-illusion na lang ako na kunwari may bata dito nakasama ko. Yan, hanggang illusion na lang. At least yan, no? Mga paborito nila. Yan. Yan lang po. Sana nagustuhan ninyo itong prepare ko ngayon na pasta farfalla con pomodoro e piselli. Yan. Para sa mga kids, Italian kids, yan. Or Filipino na yan, madalas nilang kinakain sa school. So, yun lang po. Kung sana po nagustuhan ninyo itong video ito. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Paalam. Ciao.